welcome to my vlog. For today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng ating CCTV camera. Pero bago ang lahat, papakilala ko sa inyo ating magagamitin. Mayroon tayong apat na CCTV camera, DVR. Mayroon tayong TV. May monitor tayo, TV. And then, mayroon tayong daga. Abak daga. Mouse pala. Nahuli ko kanina to. Saka meron tayong HDMI wire. Ito yung dulo niya, HDMI. Okay. Meron tayong coaxial cable. Saka 12 volts na power supply. Saka ito yung sa DVR natin na 12 volts power supply. Yung sa camera naman natin, ito rin 12 volts din, pero gumamit tayo ng RCY na para magiging apat yung output niya, kasi apat yung camera natin kaysa kung lagyan natin ng kanya-kanyang power supply. So daming outlet yung gagamitin natin, so gumamit na lang tayo ng isang power supply tsaka ito para magiging apat. So pero bago lahat, mag-assemble muna tayo nito, yung wire natin. Play. Okay na. So bago natin ikabit to, i-double check natin kung may continuity itong ating terminal, yung sa CCTV natin. Ito yung female kasi malaki yung kanyang anis. Ito naman yung male kasi mahaba yung anis niya. So malaman nyo naman yung kasi mahaba tsaka malaki. So kunan muna natin ng continuity kung gumagana talaga to. Baka mamaya sira to. Kung natin i-install yung ating coaxial cable, istiran muna natin continuity kung okay itong ating terminal, yung sa camera natin. Okay, meron. So, okay. Pero, may ginawa na akong una dito. Bago nyo i-install, kailangan kunan nyo muna ng continuity ito kung connected talaga siya, kung gumagana, kasi mahirap na ito na pag kinabit natin, saka pa lang tayo mag-check kung gumagana yung wire natin. So make sure na pag kinabit natin, na-check na natin to kung may continuity itong ating mga wire, kasi para hindi tayo magka-problema. So gagawa lang ako ng isang connector. Dapat mayroon kayong wire stripper, cutter, long nose at saka 6-in-1. Yung mga screw na maliliit. So may polarity ito guys, ha. Kung saan yung positive, yung pula. Yung positive, yung itim, yung negative. Huwag nyo pagbalikta rin. Kaya pag nagbaliktad, sigurado kamera nyo sunog. Sayang ng kamera nyo. Kung mahal yung kamera, bilhin nyo. So yung pagkabit nitong ating coaxial terminal, dapat kunti lang isusukat nyo dito sa pasukan niyang ganoon. Maiksi lang. Maingatan natin na hindi magasgasan to, kasi ito yung kumukuha ng ating signal para hindi maingay. Ipapasok lang ng ganoon. Saka screwan. May screw siya. Yan. Tamang higpit lang. Tapos lalagay itong plastic na to para din sa cover din na sa signal niya na hindi maingay. Saka lagyan ng lock. Ganun lang.
Pagkatapos, kukuha na ng continuity, check kung yung ginawa nating wire ay okay. Hindi putol o connected ba siya. Check natin. Positive. Okay. Negative. Okay. Dito naman tayo sa coaxial terminal. Brown. Negative. Okay. Positive. Okay. So, install na natin to. So, ito yung pin, yung mahaba, yung anis. Dito. Yan, pasok nyo lang dyan. Tapos, ito yung sa video natin. May para siyang lock. May parang ali-ali sa dyan. Kailangan ipasok mo rin dito sa may parang daanan niya rin. Kailangan mag-swak yan kasi pag hindi mag-swak, hindi mo maipasok. Sabay ikot. Yan. Tapos yung ito, yung isa niyang dulo ng ano natin, yung coaxial terminal dito sa ating DBR. Ganun din, may lock din sa dyan. Tapos ito yung supplyan ng ating 12 volts. Yan. 12 volts, papunta doon sa camera, 12 volts. Ito yung magsusupply. So, sundan lang natin hanggang matapos, 4. So, ito yung supply sa ating 12 volts dito sa ating DVR. Ito yung sa camera. Ito yung ating mouse dito sa DVR. Ito yung kanyang memory. Ito yung ating HDMI. Yan yung ating ano kung nakikita nyo. Yan lang guys, yan lang yung pag-install ng ating CCTV camera. Susundan nyo lang yung ginawa natin. Bali yung camera natin mayroong supply na 12 volts dito, kumuha sa ating power supply, saka yung coaxial cable natin. Ito naman ay papunta sa ating video sa DVR. So, ganyan lang ang pag-install ng ating CCTV camera. I hope na may nakuha kayo konting idea sa pag-install ng CCTV. So, ganyan lang guys. Thank you very much.